Ito ang Duterte on Duty, ulat sa ginagawa ng presidente. June 27, Martes, pinamunuan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang National Economic and Development Authority Board meeting na ginanap sa Malacañang. Tinanggap ng Pangulo ang 15 milyong pisong tulong mula sa China para sa relief operations at rehabilitasyon ng Marawi City. Inabot ni Chinese Ambassador Zhao Jinhua ang 2 checking nakalaan para sa DSWD at DOH. Nakiisa ang Pangulo sa pagdiriwang ng Eid al-Fitr na ginanap sa Rizal Hall sa Malacañang. Inihayag niyang sisikapin ng administrasyon na makamit ang pangmatagalang kapayapaan sa Mindanao. Our brothers and sisters who have been affected by the violence and conflict in Mindanao, I assure you that the government is committed to securing just and lasting peace in the island. June 28, Miyerkules, pinangunahan ni Pangulong Duterte ang 120th founding anniversary ng Presidential Security Group at groundbreaking ceremony ng PSG Hospital Compound. Ipinangako ng Pangulo ang modernisasyon ng mga medical at defense equipment na nararapat para sa mga sundalo. I assure you of my loyalty to you and the best of the service that I can give you. Kinilala rin ng Pangulo ang serbisyo ng PSG sa bansa. Your life is no less important than mine. Pareho-pareho lang tayo. And your role in this government is pareho-pareho lang, not less important also mine. Tinanggap ni Pangulong Duterte ang donasyong armas at bala ng China na gagamitin sa pagsugpo sa terorismo sa Marawi. Dumalo si Pangulong Duterte sa 140th founding anniversary ng Philippine-Chinese Charitable Association Incorporated. Kinilala ng Pangulo ang tulong ng mga Chinese sa bansa. Sinalubong ni Pangulong Duterte ang 15 sugatang sundalo at pulis na nakipagbakbakan laban sa Maute Group sa Marawi. Ginawaran sila ng Wounded Personal Medal at Cash Assistance mula sa Presidential Social Fund. Ito ang Duterte on Duty. Abangan sa susunod na linggo ang mga gagawin ng Pangulo.